Bandang alas 10:30 ng umaga kahapon, nadiskubre ng mga mangingisda ang underwater drone sa karagatan ng Pasukin, Ilocos Norte. Ito po ay itinawag ng ating mga kasamahan sa Philippine Coast Guard na nakabase sa Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. At ayon sa kanila, ito ay nakuha ng isang ating kababayan na mangingisda. Noong umaga din na yun na itinurn over sa kanila o kaya ay dinala sa Pampang at inireport sa kanila ay agad nilang pinuntahan. Sa investigasyon ng pulisya, natagpuan ito 30 nautical miles northwest ng Philippine Sea sa Barangay Davila. Agad itong dinala sa Provincial Explosives and K-9 Unit upang masuri kung negatibo ito sa anumang pampasabog o droga. Sumunod na kinilatis ito ng Philippine Navy at Philippine Air Force. Dito na kumpirmang hindi ito ordinaryong underwater drone. Pagka tingin nila, ito po ay isang underwater surveillance equipment. Wala itong tatak kasi, walang mga markings. At ito ay posible talaga na gamit ng isang military o kahit yung tawag natin ito ay military hardware. Hindi malaman ng mga otoridad kung saan ito galing, pero may natagpo ang Chinese characters sa tape ng drone. May pagkakahawig ito sa mga underwater drone na natagpuan ng Indonesian Navy noong December 2020. May pagkakahawig din daw ito sa Chinese Sea Wing Unmanned Underwater Vehicle na Hayi. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa AFP ukol sa nasabing drone. Sa security forces naman, initially nung una pa lang, na-i-forward na po din ito ng ating provincial office sa higher headquarters. At nang sa ganun ay kung ano man ang magiging adjustment sa ating ginagawang security dyan sa security plans dyan sa mga areas ng territorial waters. Habang wala pang umaangkin, nasa kustodiya muna ng Ilocos Norte Police Provincial Office ang naturang drone. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.